Magkatayo man na ating itabang ang inalawang gusto
Wow.
Ginawa nila ito upang mayarap sa kanyang sarili ang simbahan. Marina, banal, walang pati, at walang anumang dungis o kulukod. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang kasama tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaki na mamahal sa kanyang kasama ay namamahal sa kanyang sarili. Walang tao na umuwi sa sarili niyang katawan. Bakos, ito'y pinakatahay at inaalagaan kaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo ng bahay ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang at amang ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dahilan na katotohanan ang inihahayag ito ang kanyang ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay ang salita ng Diyos na pag sinabi pa
na yung mga Hudyo ay tumiwala sa Jesus dahil sila'y nabibigatan sa mga salita na ginahangin ni Jesus. Kasi hindi naman po ito yung salita. Yung kalayaan ang malayang
iiwanan pa rin mo ako. So, yung kanyang matalag ay may kalayaan na umiging para o hindi kay Jesus. Yan, karagawin mo na kung saan yung makikaroon natin na ito yung isang biyaya na wala natin kalimutan. Yung kalayaan natin na umiging para kay Jesus. Kaya may hindi lang magpulot sa kanyang mga alagad na sa kanyang mga disipulo kung yung mga alagad at kumilig si Jesus ng 72 disciples. Pero hindi lang mo, tinanong niya pala yung mga alagad yung 72 alagad kung kayo pa ay naalis niyo. Kung papagpapan niyo natin yung unang pagpasa, ito rin mo yung tanong sa kanyang mga kapag-isipunta. Sa napakagaw sa kanilang pag-alabay, alam mo natin na pag-alabay sa mga kayo si Moises, si Diyos na iyong kanalaga. Kung hindi ko sa mga kanilang sa dumang mga sila pa rin may patuloy na naglalabay. Kaya tinanong din ni Diyos na iyong sila dumating sa siyete, yung mga kapag-isipunta, kanina po kayo susunod. Sa Diyos na mga nagamisa sa putaga, sa Diyos na mga kapunta, o kay Yahweh. Tinanong din niya ang kanyang mga kapag Israel at kapatid. Kasi kung sila ay talagang dahil kay Yahweh, pinakailangan natin yung mga pagkilos sa dapat sila ng muna. Hindi sila magiging successful sa kanilang pagpahal, sa kanilang pagkarapan kung mayroon hindi maliwanag ang kanilang karapan at kung hindi sila manalat na makatulong sa karapan na ito ng buhay. At tinatanong ni Josue, si Mary naman yung kasakasama kung pala ay hindi mo na kakapi ay sila ipatahan sa kanilang paglalakbay. Mayroon pa silang mga kasalukuhan, mga kasalukuhan, mga kalaban. Ay kung hindi isa yung kanilang paglalakbay, hindi sila paglalakbay. Kaya pala yung natin mo, na sa oras na piliin natin yung seso sa ginawa, sa pagpagdiliwa, may tatlong uling ng tao. Ano yung katoto? Isa, yung dawa na may piling sa akin. Yung tao na tumababa ng paraan para ang isa babay ay pangyala. Pangalawa ay yung tao na nanonood kung ano yung mangyayari. The one who works for what is happening. Yung mga to, hindi sa tao ano yung sabi. Wala sa kalaban kung ano yung nangyayari. Ay maliwala po sa kakayuan sa Pedro. He would let them sleep up. Talaga na naan siya yung pakita ang gusto niya yung mangyari. Ang sabi niya, kanino pa kami pupunta? Panginoon, ikaw ang may hawak ng buhay na wala. Ikaw ang salita na ibigay ng buhay na wala ng tao. Kaya manawaran ko yung pinakailangan ng mga katawa lang yung mayroong malawak na pagtulog. At ang pagtulog na ito ay maliwanag ko. Bagaman yung sabi na namin na pinapakita natin yung kalayaan ng pagtulog kay Jesus. Pero pinakita namin kasi po, pinanatag ko ito sa ating ikalawang pagbasa at kung sinabi ko sa ating ikalawang pagbasa sa itinayang ng isang bago, yung pagkakalitulad ni Jesus na kung paano ang simpatan
pwede mo natin gawin? Una, ay makita po natin ang isang mas kalawag na pag-aaral at pagturo ng ating pananampalataya. Kasi, bagaman po maniwalang na pinahalagahan natin ng malayong pagpili kay Jesus, ay pabalo ang pipili ni si Jesus kung hindi kilala si Jesus. Kung hindi kilala
At yun ang himalang pahala. Nakuntusin ko ay higit na pagpulong sa atin sa ating paglago habang tayo tumataha. Sa lupang pinanakulong sa atin para makamitin natin ang buhay ng walang tao ang lupang pangako sa atin. Bakit dahil tayo ay katulad ni Pedro na nakita ang dakilang kahalagahan kay Jesus na siya lamang ang magbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan at kapanatilihan. Amen.
Susan, you know what's going on.